Nasaksihan ang ilang mga halagang tabo sa kwento ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Kahit malayo tayo sa ating bansa at sa ating pagdiriwang ng dakilang araw na ito, ay amin pong ihahatid at ipadadama sa inyo ang ating tradisyon. Mga kapatid, ating gunitain at saksihan ang kwento ng panunuluyan. Ng panahong iyon, inutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma. Kaya umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala.
matuloy naman sa iyo tahala. Wala na kami may bibigay na pwesto, maliit lamang ang aming kwarto. Iniwan na nga kami ng asawa ko. Dadagdag pa kayo sa problema ko. Ano bang nangyari? Halos 8 taon na nung iwan kami ng aking asawa. Oo! Mahirap! Mahirap lang ako! Mahirap lang kami! Mahirap mabuhay! Pero di sapat na dahilan yun para iwan kami! Masakit! 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 Pero kahit na nagawa niya kaming iwan, sa araw-araw, siya pa rin ang hinahanap namin. Naunawaan po namin, kami hindi na magpumilit. Kami po yung hahayo na magandang gabi po. Tao po. Sino kayo? Ano gusto niyo mangyari?
tumuloy sa iyong tahanan ang asawa ko. Sasapat na sa maliit na sabsaban. Pumuna po tayo. Diyan muna kayo at kuha muna kami ng maaari niyong magamit. Mahirap at puso mo'y tanggulan.
sinilang niya ang panghanay niya na isang lalaki. Binalot niya ng lamping ang sanggol at inihiga sa sabsaban. Dahil walang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Samantala, sa isang dako sa silangan, may tatlong haring mago nag-aaral tungkol sa kalangitan. Isang gabi, nakita nila ang isang maningning na tala, kaya kanilang nabatid ang pagsilang ng hari. Nang makita nila ang tala, ang tatlong hari ay nagsimulang maglakbay papunta sa Jerusalem, ang punong lungsod ng mga Hudyo. Nang matagpuan nila ang sanggol, sila ay nag-alay ng ginto, kamanyang at mira. Jesus, unong na anak
kasi na